Nasigan naman ang kampo ni Napoles na hindi nito ikinulong ang whistleblower na si Ben Hurloy. Hawak daw nila ngayon ang 17 sinumpaang salaysayo affidavit na magpapatunay daw na nag-retreat lamang si Luy ng ilang buwan. Nagtataka naman ang mga kamag-anak ni Napoles sa Basilan sa bigla raw na pagyaman nito. May report si Jam Sisante. Ang Mount Apoin na ito sa Kidapawan City ay isa sa mga pinakamodernong lodging house sa lugar. Sabi ng City Treasury Office, mahusay magbayad ng business tax ang Mount Apoin. Halata mong walang problemang pinansyal ang negosyo. Ang nakarehistrong may-ari, batay na rin sa tala ng Kidapawan City Treasury Office, ang anak ni Napoles na si Joe Christine Lim Napoles. Isa lang ang inn na ito sa sinasabing yaman umano ng pamilya Napoles. Malayo sa mga larawang ito na nagpapakita ng napakasimpleng Janet Lim Napoles, ang negosyanteng nasa gitna ngayon ng di umano'y pork barrel scam. Kuha raw ito sa Basilan ng manirahan doon ng magkakapatid na Napoles pagkamatay ng kanilang ama. Ayon sa mga kamag-anak ni Napoles na mula sa Basilan, naging tindera ang ina nilang si Magdalena Uy-Lim. Habang nagpinapaaral silang magkakapatid, yung mama niya tumutulong sa tindahan, sari-sari store. Simula ro noon ay hindi na nila nakausap pa ang mga Napoles at nagulat na lang sa mga balita tungkol sa yaman ng pamilya. Nasa Zamboanga City ngayon ang mga kaanak na ito ni Napoles upang dumalo sa kaarawan ni Arturo Luy, ama ng whistleblower na si Ben Hurloy. Magpinsang buo si Mang Arturo at ina ni Janet Napoles. Ayon kay Mang Arturo, walang katotohanan ang sinasabi ni Napoles na yumaman ang kanyang pamilya dahil sa negosyo ng karneng baboy at baka. Sa pagkalam ko talaga, wala silang bakan, wala silang baboyan. Yan ang totoo. Dito sa amin, kasi alam mo naman, itong lugar namin, lugar ng mga Muslim ito. Hindi naman na naitago ni Mang Arturo ang galit sa pamangking si Janet dahil sa di umano'y pagdetine nito sa anak na si Ben Hur. Masaya din ang kami kasi nandun pa rin yung justice natin sa Pilipinas. Hindi kagaya yung mga iba, parang wala-wala lang. Pero dito naramdaman ko. Ang tinutukoy ni Mang Arturo, ang pagkadetine umano ni Ben Hur mula December 2012 hanggang Marso nitong taon. Ang sabi ni Ben Hur, ikinulong daw siya ng pinsan. Pero ang giit ni Napoles, kusa raw pumasok si Luis sa retreat house upang makapag-isip-isip. Ang insidenteng ito, ugat ng serious illegal detention case na basehan ng arrest warrant laban kay Napoles. Bagay na kinuwestiyon ng abogado ni Napoles na si Attorney Lorna Kapunan. Kahapon lang daw kasi nang nagsumite sila ng motion kabilang ang 17 sworn affidavits. Isa rito ay ang sinumpaang salaysay ni Monsignor Josefino Ramirez na nagsasabing mismong si Luis raw ang nagkwento sa pari ng desisyon niyang mag-retreat. Hawak din daw ngayon ni Nakapunan ang journal ni Luis habang nasa retreat house. We also have witnesses who attest to the fact that he could come in and out, kumakain sa mga restaurant, mga UCC, mga coffee shops, etc. Meron din tayong CCTV camera. A camera will not lie, yung CCTV na yan, which showed that when he was being arrested, when he was being quote-unquote rescued, siya mismo ang nag-resist ng rescue, saying na I was not, hindi naman ako kinidnap, ako ay nasa retreat. Pero ayon sa abogado ni Ben Hur na si Attorney Levito Baligod, may 150,000 na monthly allowance mula kay Napoles ang isa sa mga nagbigay ng affidavit. Ang isa naman ay incorporator umano ni Napoles sa isa sa kanyang mga NGO. Meron kasing ibinigay nga na warning sa kanya na kung tatakas siya o kung magsasalita siya sa iba, ay maaring merong masamang mangyari. At ang sinasabi daw sa kanya ni Reynald Lim ay, alam mo ako Benhar, ay convicted na ako at kaya ko nang pumatay para lang sa kapatid ko. Tatlong beses din daw silang sinubukang suhulan ng kampo ni Napoles upang huwag ituloy ang kasong serious illegal detention. They offered me money para madrop itong kaso and I turned them down 3 times. Mariin naman itong pinasinungalingan ng kampo ni Napoles at inakusahan pa si Baligod na siya raw ang nanghihingi ng pera kapalit ng pagbitaw sa kaso. Jam Sisante, GMA News.